sa Capayas, Dumaran, Palawan para kumuha ng experience dito sa mga kasama nating farmer na nag-aalaga ng sea cucumber o mas kilala sa tawag na balat. Tatanungin natin sa kanila ang kung halimbawang gusto nyo magsimula mag-alaga ng cucumber o ng balat, ang may tatanong natin sa kanila ay una, ano mga kailangan na dapat na meron kayo para makapagsimula? Pangalawa, ano ba yung mga requirements o anong lugar po pwedeng mag-alaga ng balat? At saka pangatlo, magkano ba yung gagastusin lahat ng mga materials kasama na yung mga alagaan na mga balat? At saka pang-apat ay kung magkano naman yung kikitain. Okay? So bago tayo magsimula, kilalanin muna natin yung dalawa nating kasamang farmer dito na sila Tatay Butilanga. Pinaunlakan tayo na ano na makapunta dito sa kanilang sea cucumber farm. Si Tatay Edwin. Tay, magandang hapon, Tay. Magandang hapon naman. Si Tatay ano, Delphin? Delphin. Opo. Okay. So sila pong dalawa ay isa sa mga member tayo kayo ng ano, Fisher Folk. Na yan, Tay ano? Nang dito sa Capayas. So ito po ay ano ng DNR, no? Kumbaga sila yung tumutulong sa inyo. BFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. BFAR. Sila yung tumutulong sa inyo para mapatuloy yung hanap buhay po ninyo dito. Opo. Ito si Tatay Delphin tayo. Ano pangalan niya? Edwin, si Tatay Edwin. Ito po yung kanyang kids. Ayan. Ito yung kids niya po. Tay, gaano kalapad po yung kids niyo na to? Isang hektarya? 100 by 60 meters. Asa inyo, Tay? Forty meters. Ibig sabihin, sumusukat na yun ng 160 square meters. Ayun. So, Tay, una naming tanong po sa inyo ay saan ba pwedeng mag-alaga ng balat? Dito sa maputik-putik. Ayan. So, dyan po pwedeng mag-alaga ng balat. Anong balat po yung inaalagaan ninyo? Kurtido. Kurtido. So yung kaparmer, yung kurtido. Ngayon, Tay, bago tayo magsimula, kung halimbawa nakapili na tayo ng lugar na paglalagyan ng ating balat, ano yung mga kailangan natin na gamitin? Kahoy. Kailangan. O, lapit po tayo dito, Tay, tingnan natin. So ito po, kailangan po ng pusti. Mga gaano po kahaba, Tay, na pusti yung gagamitin po natin sa pag-alaga ng balat? Isang dipa, ibig sabihin malapit yung 2 metro. So ito tayo, yung mga pusti na to, gaano po kalalayo dapat? 1 meter. Tig 1 metro, isang pusti. Tapos sobra isang dipa yung taas. Ito, kinurti lang po ito, pinamputo lang po, no? So dito, nagsuhol pa po kayo dito sa pagkurti ng pusti. Okay, so ibig sabihin talagang grabing lapad din ito, no? 320 meters paikot. Oh, 300 meters paikot yung kanyang perimeter. Ayan, grabing lapad. So, Tay, dito, magkano naman po yung ginastos ninyo na lambat dito? Dublihan po ito. Tingnan po natin yung lambat na ginamit po nila. Ito, saan nyo po tayo nabili? Sa Rojas. Pero rolyo po ba yan? Magkano po yung rolyo? Mura-mura pa. 5,200. Ibang pindahan, 6,000 plus. Isang rolyo po yun. Gano'n po kahaba yung isang rolyo na yun? 90 meters ay 5,200. So ilang rolyo po yung nagamit nyo dito? Opo, yung bakod na yan.
So ilang rolyo po ito yung kasalukuyan na lapat po ng apat na rolyo. Sobra apat. Apat na rolyo. Oh, so mga farmers, mga bagong viewers po ngayon, yung pinapakita po natin dito ay dito naman sa dagat yung hanap buhay po ng taga Capayas, Dumaran, Palawan, yung pag-aalaga po ng sea cucumber. Okay? So apat na rolyo, ibig sabihin yung haba nung tay, kung 90 yung isang rolyo, 360, nasa 400 kung sobra apat. Nasa 400 meters paikot. Okay? So gumastos po kayo doon ng sobra 20,000. Ganon, kasi apat na rolyo. Plus pa yung gastos niyo dito sa puste. Hindi na rin para magsobra kasi sa 5,000, hinati ko ng tatlo. Ayun na. Ayun na? Oo. Mm-hmm. Ibig sabihin nito tayong yung isang kahon na to, hinati-hati pa. Yan sa akin, hinati ko kasi yung balat, yung tindisin niya, papunta doon talaga. Dito basi, walang laman. Ah, okay. Yung balat papunta doon. Opo. So, ngayon doon tayo, may makikita po ba tayong balat ngayon dito? Doon sa unahan. Pwede nating tingnan habang nag-usap tayo tayo. Sige. Tapos ngayon, kapag halimbawa po ay nakabit nyo na itong ano, yung net at saka nakabit nyo na yung puste, may gagastusin pa po ba kayo doon? Ah, o bibili kayo ng ano, no? Ng similya. Paano naman po yung usapan kapag gusto mong bumili ng similya ng sea cucumber? Bilihan naman dito, 70 per kilo. 70 pesos per kilo. Mga gano'ng kahaba po yung tayong isang piraso nun? Ay, dito sa amin wala nang kwan, wala nang classify, basta balat. Hmm. Yung mga balat na yan, yun yung mga nadadampot pag alimba, nanginginas ka, no? Tapos bibinta sa inyo, 70 per kilo. Okay, so pag nabili nyo na po, bibitawan nyo na dito. Bibitawan na po yan. Ano po yun, tay? Ilalaglag nyo lang dyan? Hindi po ba yan sila makalabas dyan? Hindi. Tawa lang ba't, kung basta, eh, siyempre, natural. Kung hibas, araw-araw, pupuntahan mo, titignan kung may sira yung lambat mo. O, kung may butas. Oo. Titignan. So, kailangan pala dito, lagi ka ring titingin dito. Oo, kung pabayaan mo yan, wala rin talagang mangyari sa kids mo. Okay. Ayan ka, farmer, sakto pahapon na ngayon. Tapos, kasi palutide ngayong araw, kasi nung Linggo ay nag full moon, kaya ngayon palutide siya. Kaya hahabulin natin yung oras na makita tayo ng sea cucumber dito. Kasi mamaya madidilima na. Mga ilang piraso po kayo dito, tay, na nag-aalaga ng sea cucumber? Ayun. Ayan na, may nakita na si Tatay Pin ng Tatay Pin na cucumber. Pakita po natin sa inyo. Okay. Ito ba yung, tay? Ang tawag dito ay? Curtido. Curtido ang tawag dito. Ayan. So ito may presyo na ba to? Ah, okay. So ito, farmer, yung curtido. Ito, tay, maliit lang ito. Maliit pa ito. Okay. So tapos na natin, ka-farmer, yung kailangan yung gamitin ay lambat, puste at saka yung mga similya nito. Pangalawa, tay, may tanong kami. Yun, may nakikita tayong cucumber. Ayan, oh. Ano pa po yung kailangan, tay? Ayan. Kunin natin, ha. Nylon tatlo. Oh, laki. Ayan, oh. Tumutubig siya, ka-farmer. O, akala natin, ka-farmer, diba, sa lupa lang tayo nag-aalaga ng mga gulay. So, sila dito, ito yung inaalagaan nila, mga sea cucumber. Yan. Ngayon, tay, nylon. Saan po natin gagamitin yung nylon? Pantuhog sa mga puste. Sa gilid po. Sa lambat. Taikot. So, mga gano'n naman po karaming nylon yung nagamit ninyo? Apat na kilo po yung nagamit nyo. Ayun! Ka-farmer, may isa na naman ditong cucumber. Si cucumber. Hindi ito pipino, ha. Yung pipino kasi cucumber. Ito si cucumber. Ayun, may isa pa, oh. Oh! Ang dami! Doon, walang
Ang dami ka farmer, oh, ang ganda ipunin. Ito, tay, wala pa, tanong tay. Magkano na ba yung presyo ng ganito? May presyo na ba yan? Magkano na po ito? Ito. 600 po yung? Per kilo. Ito po, halimbawa, iipon ka nito, tapos maka isang kilo ka, 600 ka na kagad. Wow! Ibig sabihin, tatanggalan pa ng bituka. Ah, tatanggalan pa rito, bibiyakin pa rito yung bituka nito. So, 600 per kilo. Sa isang kilo po, mga ilang pirasong ganito? Kung mag-dos, limang ganyan lang, may 600 ka na kaagad. Oh, so pag 300 grams, mas mahal yun, 700 yung per kilo nun. Ibig sabihin, mas malaki, mas mahal. Yung kalahating kilo ay 800 na po yung kilo. Yung sambalan isang piraso. Yun, may nakita na naman tayo. Ayun o. So, yan, kaparmer, palaki ng palaki yata habang lumalalim tayo. Eh, di ba tayo, kita ko, dinadried din po ito. Tinutuyo. Kapan, matirisyo yung matirisyo. Hmm. Saka hindi pa kami marunong yung matuyo. So, ang sa inyo po, pagkuha dito, binta kagad ng per kilo. Sa isang taon po, mga ilang bisis po kayo pwede mag... Ito ka farmer, maliit pa siya. So isang bisis lang sa loob ng isang taon. Magkano naman po yung pinakamalaking kinita ng mga nag-aalaga dito sa isang harbisan lang ko? Nagbayad ng 146,000. Wow. So ibig sabihin tayo pag mga 3 na. Oh, laki niya no. Pag nag-harvest ka po niyan, pag halimbawa nag-harvest ka po ngayong taon, hindi mo na papalitan ulit ng lambat. Tuloy-tuloy na 'yon. Kung sira na, papalit ka na naman. Papalit ka naman. Sa isang ilang bisis po kayo magpalit? Gano'ng katagal po ba magpalit? Mga... Ayun, laki. Ito inabot lang ng dalawang taon. Dalawang taon, mahina na yung lapat. Grabe ka, farmer. O, yun, oh. Kikita mo yan. Yung sino po dito tayong may pinakamalapad sa inyo na kids? Ito yung malapad-lapad. Ito pa nila kay Makula. Yan. Kay Makula. Ito po kay Makula. Yung kay Makula po, mga gano'ng kalaki rin yung na-harvest niya? Ngayong taon, nakabayad din siya ng 108,000. Tapos pag halimbawa pong may malalaki na ganito, nanganganak din po ba ito? Or ano? Yan ang hindi namin alam. Tinanong namin yan sa kwan, sa taga-Bipar. Ayun o, kaparmer o. Yan o, sa gilid o. Ayun, may nakita pa tayo na ano. Siguro naglalabing-labing ito. No, yung naliligaw sa isa, nagbabantay lang na makaalis yung isa. Aro, yan dami. Ayun oh. Sa ilalim. Dito ka farmer oh, sa gilid oh, ang dami nila oh. Yan kaya yung sa akin nilagyan ko ng partition na ganyan. Grabe. Ayan oh. Ito tay, kailan ka magha-harvest ba nito? Lang ng kapatid ko. Ewan kung kailan siya mag-harvest. Kailan siya gustong mag-harvest. Oh. Pwede na ba nating harvest na kagad ngayon? Saka wala na rin kaming problema sa bayad. Okay. So, pang sunod na tanong tay, yung kita mo ba dito kumpara sa gastos mo ay sulit ba? Sulit din. Gaano kasulit? Ito, area na ito. Binitawan po yan ng malapit 3,000 ang binitawan po dito. Kita mo yan, nakapatabi talaga kaya. Oh, ito ka farmer, harvestin na kagad natin to. Ayan o, ilang piraso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito tayong binibili nyo pag ganito palang kaliliit.
binibili. Ito 70 per kilo. Ang iba ganito lang kahaba. Pag binili mo to 70 pesos per kilo, pero kapag ibibinta mo na nasa malaking ano na, nasa 500, 600, 700, depende na sa laki yun. Halos pumapatak sa tag 100 plus ang isang piraso. Mayroon pa ba ditong kalahating kilo yung isang piraso lang? Mayroon. Ako yung ngayong harvest ko, pero isa lang. Isang piraso lang, kalahating kilo agad? Oo. Mga taon lang siguro yun. Kung mga tag dalawang taon siguro yun. Magkakuan ka na ng mga... Ibig sabihin tayo, sa kwento ninyo ay sinasabi nyo na talagang... dito talagang kikita ka. Kasi unang-una, araw-araw pupunta ka lang dito para tingnan kung may sira yung lambat. May chance ba tayo dito na magkaroon ng lugi? Pwede bang malugi dito? Malulugi siguro kung mapabayaan mo yung kwan mo, tayo mabutas, di lalabas na sila. Kapag nabutasan ka ng lambat, doon ka malulugi. Oo. Buti lang hindi dito ninanakaw. Hindi rin namin masabi, wala rin kami nahuli. Wala rin nahuli. So dito, ito mayroon ka ng pinagharang dito. Dito sa'yo pa rin ito. Dito sa akin. Ito ang 60 by 60. Ano pa ba ang itatanong natin? Kayo ka farmer, mayroon ba kayong gustong itanong sa mga kasama po natin ditong nag-aalaga ng sea cucumber? Pwede po kayo mag-comment. Okay. Tingnan natin kung mayroong tanong yung mga ka-farmer natin. Baka interested sila. Ilang piraso po kayo yung mayroong kids dito? Ngayon, marami na namang nagdagdag yan. Kalao. Mga sobra tayo, 20 siguro tayo at pinan. Sobra na 20. Siguro abutin na lang mga malapit na ito sa 10 hektarya. Kasi mag 1,000 na yun doon eh. Mag 1,000. Malapit na ilan po? Mga 10 hektarya yung lahat. Malapit na 10 hektarya yung lapad nito. Lapad talaga. Yan, malayo pa doon, hindi na natin makita. Ito ngayon siguro malulugi kami kasi nadali kami ng udit. Ay, dito po kayo na lugi nung kuwan ano, nung pagbagyo ng udit. Sira-sira itong lapad. Lapasan ng mga kuwan. Mga namatay mga balat siguro. Yung iba, ito kasi pagkalipas ng bagyo ito, ganyan na lang katataan. Ito na natabunan. Ubus talaga, no? Kaya yung yung iba siguro, namatay, hindi na nakalabas. Namatay yung balat. Grabe. Pwede ba itong, bitawan dito? What? ibang may-ari. Ganyan, wala dyan. Walang laman yan. So ito, talagang marami dito. Marang dami kong naapakan dito ah. Tay, salamat po sa inyong pag-share sa ano, sa ating live video ngayon sa YouTube. Sana yung mga makapanood nito ay kung gusto nila ng halimbawa sa gilid din sila ng dagat at gusto nila ng mag-culture ng cucumber. Marami po bang buyer sa cucumber? Marami. Agawan dito yung buyer. Agawan po yung buyer dito? So, balat na lang yung kulang. Ayun, maraming salamat po sa pag-share ng inyong experience. At kahit ako, nag-enjoy ako dito makita ng ganitong balat. Kasi kung sa amin yan, ano, ginagawa namin pulutan. Pulutan yun yan. Yes. Kaya naturuan kami ng pipar na mag-culture. Kaya yan na. Kaya tuloy-tuloy na. Ayan. So, sa mga na 10 taon tong culture namin. 10 taon na po yung wag maging kita, mga 10 years na siguro. Hindi po nakakapagod mag-culture nito, no? Ay, wala ka namang ipapakain, yan lang ang puhunan mo. Hindi na po ito pinapakain ng feeds. Hindi na. Kung saan makarating yan ang feeds, kung feeds, lagyan mo ng ito mukhang malaki-laki na ito, ah. Ito, yan. Yan, mga feeds. Planinya mga July. Ganda oh. Oh, nagalambot bigla. Wala na sigurong tubig. Magalabas na yan ang bitukan. Balik natin, baka mamatay. Ayan, so hanggang dyan lang ka-farmer yung live natin ngayong araw. Salamat sa inyong pagsama sa akin. At sana nag-enjoy kayo na tumingin ng balat. Balat po yung tawag sa amin dito.
Okay, so happy farming po sa ating lahat.